Good afternoon guys, meron lang po tayong bagong bisita ngayon. Super Cub na Econo Power na C70. Binibisita niya ho yung aking C70 dito na EX3. Ito po siya. Masaya yung C70 ko ngayon at may bisita po sa ditong Econo Power na nagmamayari si Boss. Boss Jan, thank you very much at napasyalan niyo po kami. Salamat din. Okay, at saka isa pa ho. Kaya ako siya napasyal dito, isa na rin yun na ipapacheck niya yung motor niya dahil namamalya. Pag may paahon na, hindi na ako siya mahalos makaahon dahil nababasted po yung spark plug, maitim lagi. So madalit sabi, nag-check ko siya sa labas. Pag start ko, sobrang usok. Ang usok niya, balak niya papalitan ng valve seal or ano. Nakita ko overfeeding lang po siya, ito na gawin natin spark plug o baka tukod yung barbola sa intake, so malulunod ho yung ano niya, yung chamber niya, so overfeeding siya. So double check natin ngayon at kung bakit, kung ano naging problema. So hindi natin kailangan mag top overhaul. Ayan o, palyado siya o. Nakita nyo po, nakalimutan niya, diesel yata kinargahan. Ay, di, sorry. Gasolina po talaga. So, talagang overfeeding lang po yan. So, madalit sabi, lilinis natin carburetor nito at saka itatiming natin. Tapos, i-check na rin natin yung kuryente. Kung mas malakas yung kuryente niya para ma-double check na rin natin. Baka isa rin yung cause, mahina kuryente, hindi niya masusunog lahat ng gasolina. Okay, guys? Check na ho natin sa mga covers, slab covers. Panoorin nyo na to kung paano gagawin ni ano, ni Boy It Works. Action.
pa pumunta rin dito yung ano. High tension wire nyo. Yan na oh. Yan na. Hey. Sobrang carbon talaga. Nangigipapal. Kaya kailangan talaga to hasahin to dahil sobrang daming carbon eh. So, kailangan maganda pagkalapat. Baka mamaya pag natanggal yan, titinga. Matitingahan yung ano. Ang pala yun doon sa mga ito. Yung cams nito pala sang ano pare, kasukat ng exhaust. Ayan. Wala lang siyang compression release kasi 70cc lang. Sari mo 100 para sa to. Salpak agad. Kaya kung ano power mo, walang problema. Yung may extreme meron, iba ang cams niya. Pang classic talaga. Walang bearing yun eh, yung cams nun. Hasa portion. Ito na pare naman dami ng mic. Tayo na, namaliyaw kayo. Kasana, pinatoro na ako yung 70 niya. Nakita niya eh. Nabili siya ng pyesa hanggang ano, hanggang Laguna, mga na lumabas dito. Ibig sabihin may pampers na. Next. Kapila. Oh my God! Yan ang challenge. Dali lang linisin yan.
Bala mo lang sa parena. Sorry, bala mo. Pasensya to, bari. Nilihap pa ako nakita kanina. Dapat ito babala ko. Sabi ko, ay, ito pala, liha. Yun. Kasama siya, collaborate sila doon sa Big Bike eh. Nagiinom sila kagabi. Dinala ko yung brake caliper na nabili ko. Yung second hand. Eh, ito dala ko. Sabi ako, malyado ah. Tapos, hindi na ulang. Tapos, hindi na sabi ko, tapos, hindi na ulang. Doon sa mekanik ko ni ano? Ano, ni Puncho. Ni Wireless. Ano, binanggit mo na? Ang mekanik ko yung ano? Pakakilala mo yun. Sila ano, sila dati magkakasama sila sa mga four brothers. Ha? Four brothers. Four? Dating ano? Motocross, karera. Oo. Si Boy at siya yung isang mekani ko. Sama nila si Bong. Bong Pulawi. Bong Pulawi at ilang kilo din. Bong Pulawi. At aray, si Boss ko yung Bong Pulawi. Yan ang nagtutulang. Siya kami sa Pilipinas na pinakamaraming trophy sa lahat ng kategory. Bale paano pagkabit ko, napakasimple lang. Isa ito sa mga mahirap ikabit. Nang hindi matulong. Sa mga
sa mga baguhan lang. Ayun, makikita nyo na kung paano ito may kabit na mas madali. Kahit hindi na kayo bumili ng tools nito na pangkabit. Kailangan itong basahan, tukod nyo ito sa barbula para hindi lumabas. Yan. Okay. Ito rin. Ito. Okay. Tapos, basahan. Ito. Yan. Yan lang. Pumasok, isa ayaw. Masyado mahihain eh. Mahihain na. Yun. Sok. Para bago natin linisin eh, nakalock na yung nakasarado na yung ano, bag. Hindi na matingahan. Para hindi na matingahan. Hindi ko nalinisin kanina. Gagawa doon krudo tapos langis, paghaluin mo sila, paandarin na sandali lang para maalis yung mga ganyan yung mga sunog na langis. Nag-i-slide na ba ito? Wala dyan. Si 75 ngayon natakip niyo. Labas ah. Si 75. Sa second avenue yung bilihan naman. Doon. Exacto. Yung pangalan. Yung pinda sa second avenue. Doon ko sinagunan. Naganda. Pandemya yan. Pinili ko kasama ko. Ah, nagpapaano yung nagpagawa na exhaust sa Caloocan. Gawa na lang. Bibibilin siya. Okay na. Thank you.
pa ng tao na sa daily habit. Malaking sakay. Laki talaga, laking tao talaga. Kaya nga nagbuso, ang bigat pa. Baka pabulusok. Ha? Baka pabulusok. Pagka nagkakas mo, talagang nauna. Talagang lakas. Nakita mo yung black niya. Hindi, hindi ko lang pinansin. Sinabi ko lang, sinabi ko na, ano, sabi niya, hindi naman dahil. Bigat talaga. Ang bigat talaga. Ibang motor, yun lang. Sa laki niyang yun. Nakabit na natin yung lock. Grabe, hirap nung ano dati yung face shield. Oo, di ba? Face mask, grabe, hirap. Ayaw, buti nga tumakabi lang. Labasa na sa China. Labasa na. Na-chismis pa nga yung unang face shield. Punta na nag-Basilia, 40. Ngayon, 3.20 sa Quiapo. 7 pesos isa, 24 ang hengde. 37, pinakamura. Ngayon, 3.20. Kawaway na mura. Ating timing change. Yan lang yun, pare. Pagka sakaling case na, nasa probinsya ka, di ba? Mag-resign ka na sa trabaho mo. Wala nga pagdidiskitahan. Ito, pagdidiskitahan mo ito. Di ba? Okay. Kapit mo natin yung roller. Tapos, tutornilin na natin. Para hindi makalimutan. Ayan, nakapasok na yung piston ha. Okay, tapos may o-ring yan dito. Yun ang ingatan mo na huwag mabagsak, mahulog. Ayan, may o-ring yan dun. Lagi mo siyang sisipatan. Mama, may nahulog na pala. Wala lang. Na yung o-ring. Ayun, para hindi mahulog yun, lalagyan mo yung tornillo isa dito. Para hindi lang musad. Kahit maluwag lang muna, sabay-sabay na higpitan mamaya. Yan, hindi siya abante. So, siya abante din. Basta lagi nyo tatandaan, marker. Yung letter T na may guhit, itatapat dito sa may gatla na yun. Ayun, makikita mo gatla dito, slap. Tapos dito, nakatap na piston yan. Tap dead center na yan. Ngayon, gasket naman. Ito. Pang head. So, gagawin natin dito, hanapin nyo naman yung o-ring. Yun. Yung o-ring na to para dito to. Ayan. So, hindi mo ikakabit yan dito. Dito. Sa black. Ayan. Dito. Ngayon, para hindi malaglag dito, pare, punasan mo muna. Baka mamaya may langis. Kung may silicone ka, sige, hindi na magagamit yung silicone mo kasi pinaka the best kung gagamitin natin. Anong? Beta gray to. Ah, yung beta gray. Oh. No, kasi beta ito, gray. Pag natuyo to, nagiging rubber lang. Oh, tama. Beta baka, gray. Maganda, naging rubber lang. Dikit na natin ito konti. Tapos dikit mo na dito. Para di malaglag. Hindi na malaglag. Habang sinasalpak mo yung head. Okay? Tapos, dito na. Sinintar na yung gasket. Makakadaan ka.
ipon paggamit sa kotse. Ayan. Okay. Ngayon, naman sa hindi manipol. Sana may kasamang uring to. Kasi yung uring niya dapang-dapa na eh. Sana may. Wala ba? Ito sa... Oh no, hindi o-ring. Oh no. Walang o-ring. Walang o-ring. Madalit sabi. Hanap tayo ng o-ring ito. Ah, meron. Uy, nacambahan. Swak sa balde. Parehas. Swerte. May kasamang swerte. Kanina minala sa piston. Ah, sa ano? Sa balbola. Hindi na ako babae, pare. Sa piston, naka ano, naka sa o-ring na ano. Eh, yung marami na magtatanong, magkano kayo pagawa ng ganito? Yun ang mga tanong dyan eh. Mamaya, sabihin ko na. Mura lang. Yung gagawin ba? Magkano? Mura lang. Ko na mamaya. Mamaya. Pero muna na. Agad. Pagpita natin. Para di malaglag. Tanggay ako ng silikon. Na natin yan, Fred, para iwas lost thread. Uy. Bakit? Kapalit. Ito pa rin maluwag pa rin, lost thread dito. Yan. Kinain ng thread. Ay, kanina si ano, pag ano mo, ano. So may paraan tayo dyan. Ito. Yan, so, may paraan tayo. Hindi ko pinilit eh. Ano na, walang lagitik. Siya si walang lagitik. Tayo paraan dyan. Bibili na lang tayo ng rapid thread eh, kung marami ako dito. Ako lahat yan eh. Para sa may mga may problema ko na cross thread. Cross thread. Yeah, magic yan. Hindi ko alam yan ah. Yan. Masarap, masarap. Rap thread to. Ito ha. Ayan,
masarap thread to. Ito pa yung thread. So, yan. Diretso mo na ipasok yan kahit hindi mo na ihantap. Ito tayo. Nandulo ko yung dito natin. Aljen, may ginagawa ka? Ayun ang kalag. Oo, makita ba? Diba? Trap thread pala. Yan yun, pamamaraan doon. So, hindi na naman kumita yung machine shop. Paano ka sana? Pa-retread ka, oversize. Hindi mo na kailangan. Trap thread na. Trap thread lang. Hindi naman ito baklasin, pare. Okay? Ulit pa. Okay. Trug, di ba? Trap thread. Na huwag malaglag yung o-ring. O-ring pa rin. Slowly but surely. Si o-ring na huwag malaglag. Baka maipit at aras lang. Okay. Lagyan nyo ulit ng bolt dito. Pang hold. Pang hold para hindi lumuwag. Kapit rin ito. Tapos iipit na lang pa ulit mamaya. Hindi mo musad. Yan. Okay. Next. Look over. Ayan. Papansin nyo to. Malalaman nyo kung paganyan bang kabit nyan o paganito. Meron mong araw yan. Ayan, araw. Araw daw. Araw. May araw po yan. Pababa ho yan. Kahit dito sa labas may araw din. Pababa. So ang kabit niya pababa. So kamama mo muna yung gasket kung nakatama sa butas. Mm-hmm. Hindi nakatama. Kabila ulit. So yun, tumama na. Baliktad pala yung kanina. Ganun lang. Okay. Meron ho isang washer dito na tanso, kulay tanso. Ito may kulay tanso, pare. Nandito yung sa right side, sa baba. Dito, right side, sa baba. Uh-huh. Doon yung tanso. Bakit? Kasi nandun yung lubrication ng langis. Okay. Tama yung tanong mo. Buti tinanong mo. Nandun dumadaan yung langis, kailangan nakasil. Kasi ang tanso kasi, maganda mag-fit yan. Thank you.
Ayan, loose na. Hindi ko na nilinis yung banda sa labas, pare, kasi papasok sa loob eh. Pag nagsarado na, saka mo nalinis, sabi na mo. Papasok sa loob eh. Nilinis ko eh. Kaya pag may konting leak dyan, retight lang yun. Kailangan malamig ang makina. Kasi nakukompress to eh. Ano rito? Ito ang pinakahuling higpit. Baga balance na yung higpit dito. Ito ang mahuhuli. Kung ito una yung higpitan, so ang black na kaganoon. Kilo. Oo, kilo kasi higpitan dito, hindi balance. Ito muna. Tapos ito. Makes sense. Kaya yung mga manunood dito matutuwa. Tapos higpitan muli ito para double check. Okay, nagpita na, higpit. At okay na itong intake manifold. Okay guys, nakabit na natin yung black, ano? So, nasa timing naman tayo. Yung kanina, tinuro ulitin ko ulit, ano? Ito yung letter T, top to, top dead center. Tapos yung may guhit, tatama mo doon sa may gatla dito. Tapos itong may tuldok na yun dito, may makita nyo yung tuldok dito, tinuro ko kanina. Tatapat nyo dito sa marker. Yan. Yan pinaka-top nyan. Nasa timing na po yan. Tuldok, marker. Yan, magkatapat yan. Yung guhit ng letter T at saka sa marker, magkatapat dapat. Yan. Okay. Yan po yung tamang pag-timing po ng cam gear. Tsaka dito sa may magneto. Okay guys. So ito, puputulin ko na itong video na to dahil tapos na tayo dito sa ibang part naman tayo mamaya. Doon naman tayo sa clutch lining, sa carburetor, kakabit ko muna. Okay guys, thank you very much.